solid. Okay. Okay. So yun po, what's up po sa inyo mga Kalodi Cakes. Ngayon po ay itutuloy lang po natin yung kwento dito kay Hasen Pro Hubs. Kasi nga po, kahapon nag-upload po ako. Ngayon, nakatulog na lang ako kahapon sa pag-upload ko. Pagising ko sa umaga, ang dami palang nag-comment na marami nga po pala talagang gumagamit nitong Hasen Pro na to. Kaya pala mga idol, marami ding nagtatanong sa aming Facebook page kung meron nga po kami nitong Hasen Pro Hub. Ngayon lang naman po kami nagka-available. Ngayon lang po kami nagkaroon ng stock kasi yun nga, marami nga pong nagtatanong. Kaya sabi ko, mag-i-stock na nga po ako nitong Hasen Pro Hub. Pero mga idol, ang point of view ko talaga sa video na to, kaya po ako gumawa ng ganitong video kasi nga po kaninang umaga ay may nagpunta po sa aming customer. So ngayon mga idol, bago ko po yan ikwento ay nagpapasalamat po muna ako sa lahat po ng aming followers sa aming Facebook page, YouTube channel, saka po sa aming TikTok. At syempre maraming salamat din naman po sa lahat po ng aming customer dito sa aming shop. So yun mga idol, at itutuloy na po natin yung kwento. So yun nga po mga idol, kanina pong umaga ay may pumunta po sa amin shop at kasi nga po magpapagawa nga po ng kanyang hubs. Bali, ganito rin po, ayan po, nasa video. Hindi ko po lang nagawa ng full video kasi nga po busy ako dito sa tindahan. Bali, mga idol, tanghali na po pala yun, pumunta yung customer. So yun, busy po ako sa tindahan kasi may mga order po tayo, may mga deliver po tayong dumating at nag-aayos din po ako dito sa tindahan. Bali, ang ipapagawa po ng customer, ayun nga po, kapag nakalagay na po yung hubs o nakalagay na po yung wheel set sa frame, kapag po nagpe-pedal tayo ay sumasabay po o sumasabay po yung RD. So yan ang sabi ko po sa customer, tinanong ko po siya kung matagal na po ba yung kanyang hub o na pa-overall cleaning na po ba niya yung hub niya. Yun po, bali nilagyan daw po pala nila ito ng grasa. So yun mga idol, ang nangyari po, sabi ko baka may mali. Baka po may mali doon sa pagkabit nila. Yun nga, nangusga agad. So yun nga po, ang sabi ko, baka nga po mayroon lang hindi na ilagay o baka po may sa bearing, baka may problema. Kaya ngayon, chinek ko po, ang sa pagkakatanggal ko nga po, okay naman siya. Nung inano ko po yung bearing, okay naman po. Kaya tapos, ano po, yung spacer, okay naman po siya. Ngayon mga idol, ginarasahan ko po yung bearing kasi yung sa may prehub po na bearing, yung isa po kasing piraso doon medyo maganit kaya nilagyan ko po ng grasa. So ngayon nung nilagyan ko po ng grasa, ikinabit ko na po uli yung sprocket, tapos kinabit ko na nga po uli yung rim set doon sa frame. Ang nangyari mga idol, nung hinigpitan ko po yung skewer, as maganit pa rin po yung prehub niya. Kaya sabi ko nga, bakit ganon? Bakit kapag hinihigpitan, ang problema ay gumaganit. Gumaganit po yung prehub. Kaya sabi ko, baka sa bearing, baka may naiipit. Di ngayon mga idol, sabi ko sa customer, papaltan ko po yung bearing na isa sa prehub kasi yun nga po may ganit lang naman ng konting-konti. Kaya sabi ko paltan ko kung halimbawa naman na hindi magkaige, ibabalik ko uli yung luma niyang bearing. At tapos hanap lang po uli ako ng ibang magiging kung ano yung problema, hanapin po uli natin yung ibang problema. Kaya yun mga idol, at yun nga po nung pagkalagay ko ng bearing, tinesting ko po uli. Wala pa rin, umaano pa rin po siya, umaano pa rin po yung RD. Kaya sabi ko, ano kaya talaga ang problema nito? Okay naman po, okay ang bearing, okay naman yung spacer, okay naman po kasi manipis nga lang po yung spacer niya. Yun nga po, siguro sa mga nakakaalam po, sa mga gumagamit po ng ganitong hubs, alam po nila na manipis lang yung spacer doon sa pinagigitna ng prehub sa kapo. O dun sa may parehas na bearing. Yan, sa pinagigitna niyan para hindi siya magdikit.
Ngayon napansin ko mga idol doon sa spacer niya. Manipis kasi tapos parang may uka na siya. Kaya sabi ko baka doon yung sira. Kaya ang ginawa ko po mga idol, sabi ko try ko kayang dagdagan ng spacer. Ngayon mga idol, nagawa ko na kasi dati yan doon sa nakaraang nagpa overall cleaning sa akin. Kasi nga po sumasabay nga po yung kanyang RD kapag ka po nagbaback pedal. Eh parang useless naman po kahit na ganun. Kaya ang sabi ko ngayon nung nangyari to, sabi ko baka hindi rin magkaigi, pero itinaray ko pa rin po. Kagaya po nung ginawa ko rin dun sa may nakaraan din po na in-upload ko, na submit naman po yun, napudpud na rin nga po yung kanyang spacer, barrel spacer yata ang tawag doon. Bali mahaba naman po siya pero pudpud na. Pero may nakalagay din po doon na ganitong spring, kaya doon ko kinuha yung ganong ano, doon ko po kinuha yung ganong diskarte. Pero dito mga idol ha, hindi ko po sure kung safe po ito. Bali mga idol, wala na po kasi akong ibang way dahil nga po naghanap naman ako ng kagayang ganon na spacer, wala po tayong ganon. Kaya sabi ko, maaring pwedeng gamitin to. Kagaya nung ginawa ko nga po dun sa submit na 4 Paul Street Teeth. Yun po mga lods, kung sino man pong mga gumagamit ng ganitong hubs o may mga naging issue na ganito rin, pwede nyo pong i-comment yan para syempre mas ma-share din po natin yan sa ating mga kabikers, para at least kung may mga ganitong scenario po para sa kanilang hub, pwede po nila itong, o pwede pong makatulong din ito sa kanila. So yun mga idol, ito na nga po yun ha. Ito po yung spring na ito po ay mahaba, galing po ito sa pangmotor. Binibigay lang po sa amin ng motor shop sa katapat namin. So yun, maraming salamat po sa katapat naming motor shop. Hindi po ito kagaya ng ganitong kataba. Kasi may mga nagsasabi po doon sa mga in-upload ko na masisira daw po yung hub. So yun mga idol, iba po yung sukat niyan, mas mataba po yan kaysa dito. Yan. At saka hindi po yan kakasya. Hindi po ito kakasya doon sa gitna ng Pauls na ginagamit natin kapag sa mga 3 Pauls saka 2 Pauls. Yun mga idol, balik po tayo sa video na sumasarap po yung ating kwentuhan. Bali mga idol, ang ginawa ko lang po, pinutol ko lang po, yung saktong-sakto lang po doon sa may bearing, doon sa bilog po ng bearing, sa bilog po ng nilalagyan ng bearing. Kasi kapag po lumampas yun, ang mangyayari po baka humigpit nga po yun pagka tumama doon sa may goma. Kaya isinakto ko lang po siya. Kaya yun mga idol, tapos yun, kinabit ko na. Sana nga po okay. Tapos nung inilagay ko na nga po yung wheelset sa may frame, at yun, tinesting po natin, yun, okay na po. At successful po tayo sa ating ano, sa ating ginawa. Yun lang po mga lods. At hindi ko po sure mga idol ha, kung ayun po ay safe. Bali yun, sana po ay kung sino man po yung ganito rin po yung ginawa o meron pa po silang ibang way, yan po sana po ay may share po natin para at least mapanood po ng ating mga kabikers at magamit din po nila sa kung ganito man po yung kanilang naging problema.